Maraming salamat po. Mabuhay tayo lahat. Secretary Joel Villanueva, Secretary Linda Baldos, Secretary Rosie Alcaraz, Secretary Sonny Coloma, Congresswoman Amy Calixto Rubiano, Mayor Tony Calixto, Board members, officials, and staff of the Technical Educational Skills Development Authority, officials of the Technical Vocational Schools Associations of the Philippines, officials and representatives of TechBoc institutions, fellow workers, government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, ulit, magandang hapon po sa lahat. Kanina sinabi ni Joel na pangalawa pa lang natin yata itong TechBoc Congress. Noong araw, kanya-kanyang kayot, kanya-kanyang direksyon, at ang dasal, makita-kita kayo somehow, somewhere, sometime. Sa kanta ho, maganda yon. Pero sa pagpaplano, parang hirap magtagpo-tagpo. Kung hindi tayo mag-uusap, hindi tayo magkikita. Pangangailangan na isa kahit tugunan ng kabila. Pero hindi na maalam nung kabilang tutugon na may pangangailangan ganun. Paano nga magkakaroon ng solusyon? Kaya talaga naman pong kinagagal ako na nandito ko kung saan napakarami niyong nag-uusap, nagtutulungan, nagdadamayan sa ikasenso po ng ating inambayan. Maraming salamat po sa inyo. Gaya po ng ating panata, sa tuwid na daan, walang may iwan. Iyan po ang transformasyong tinatamasa na natin ngayon. Ang pag-angat ng pakikinabangan ng nakakarami at hindi lamang ng iilan. Ito ang magbubunsod ng siklo ng patuloy na pagunlad at pagbabayanihan. Sagisag po ang pagtitipong ito ng ating kolektibong pagkilos at ang patuloy nating pagsulong tungo sa ating mga adhikain. Sa pangunguna nga po ng maabilidad at maasahang kalihim Joel Villanueva, kinikilala natin ang malaking ambag ng Technical Vocational Education and Training sa pagpapaarangkada ng ekonomiya at pagpapabuti sa kabuhayan ng ating mamamayan. Kaya naman sa lahat ng buubo at nakikibahagi sa pagpupulong na ito, salamat sa pakikiisa ninyong maglatag ng oportunidad upang tuluyan na nating ihatid ang bansa sa malawakang pag-asenso. Wala naman po sigurong tututol, dapat nating sagarin ang mga pagkakataon para sa lahat, lalo na para sa mas nangangailangan. Pagkaupo pa lang natin sa pwesto, agad nating tinukoy ang job skills mismatch bilang ugat ng kakulangan ng pagkakataon. Ngayon, sa pagtutulong ng DepEd, DOLE, CHED at TESDA, tinitiyak na natin ang mga bakanting trabaho ay pupunan ng mga graduate nating may sapat na talino at pagsasanay. Nais sa batas naman po ang K-12 Basic Education Program upang itaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Sa dagdag na 2 taon sa basic education, naglalatag tayo ng mas malawak na pagkakataon upang linangin at paunlarin ng kabataan ang kanilang kakayahan. Alam naman po nating hindi tayo pwedeng makapalag sa pandaigdigang merkado kung mananatili ang status quo, kung saan isinisiksik ang kaalamang pwedeng matutuhan sa paaralan sa loob ng napakalimitadong panahon. Nariyan din po ang TESDA na sa bawat rehiyon, probinsya o distrito, naglilingkod at nagbubukas ng pagkakataon sa ating mga mamamayan. Ang programa nilang Training for Work Scholarship Program mula Hulyo 2010 hanggang September 2013, nakapagpag-graduate na ng 547,554 na mag-aaral. Baka naman pwede natin palakpakan po ang TESDA at si Joel. Tinangarin po natin ang pagbabagong naabot natin. Ayon sa datos ng Department of Budget and Management, 28.5% lang ng mga napagtapos ng TESDA ang nakahanap ng trabaho noong 2006 hanggang 2008. Hindi naman yung siguro mamasamain sa akin kung papaaral ko rin sa COA kung tama kaya yung numerong yun. Pero ito ang tsak. Ikumpara po natin nito naman pong 2012. Batay sa pag-aaral ng TESDA, umabot na sa 62.4% na mga graduate ng TESDA ang nakahanap ng trabaho. General average po yan. Kaya lang pinapaalala ko rin kay Joel nung nag-aaral tayo, 75 ang passing mark. General average po, pangkalahatan po yan. Kung sisilipin naman ang mga nasa industriya ng IT, BPM, 70.9% ang employment rate ng TESDA graduates. Sa electronics and semiconductor program naman, umabot sa 85% ng mga nagtapos ang nagkatrabaho. Again, maraming salamat po sa TESDA.
At siyempre, ng lahat ng kaugnayan niya tulad ng DOLE, GED, at siyempre private sector, ang ating mga institutions na tumutulong mag-training sa ating mga kababayan. Ang buod po ng lahat ng ito, dahil sa mas maayos na pamamalakad at dahil sa mas masinsing pagtutok sa pangangailangan ng ating mamamayan, may pinipitas na ngayong pagkakataon ng ating mga kababayan. Dito po tayo talagang pinapahanga ng mahusay na pumumuno ulit ni Secretary Joel. Balita ko pa, pati si Secretary Joel nakatanggap na rin ng National Certificate Level 3 sa Food and Beverage Servicing. Siguro naman sa natitira kong 2 taon at 4 na buwan ho yata, pwede natin siya mabisita sa opisina at buong giliw niya tayong ipagkain ng masasarap na pagkain. Nagpapasalamat na ako maski wala pa imbitasyon. Nagpapasalamat din po tayo sa pakikisa ng iba't ibang industriya at institusyon para palakasin pa ang ating technical vocational programs. Sa pamamagitan ng dual training at apprenticeship, nakakapagsanay tayo ng mga manggagawa na akma sa pangangailangan ng mga industriya. Narinig na rin po siguro ninyo ang magandang balita tungkol sa ating ekonomiya. Pumalo ng 7.6% ang GDP growth natin ngayong first half ng 2012. Isa sa pinakamataas sa Asia po ito. Kaliwat kanan ang papuring nakukuha ng ating ekonomiya at ang totoo po, nakikita natin ang lalo nitong paglago sa mga susunod na taon. Pagpasok po kasi ng 2015, meron tayong tinatawag na demographic sweet spot na ating pong tatamaan. Papasok sa working age ang bulto ng ating mga mamamayan. Ulitin ko lang po yun. Pagdating ng 2015, ang nakakarami ng ating mga mamamayan ay nasa working age na po. Pagdating naman po ng 2019, mayroon naman tayong papasuking tinatawag na middle income sweet spot. Papalo raw po kung talagang pag-uusayan natin ng $6,000 per capita ang ating pong GDP. Yun po tinatawag ng ekonomistang inflection point kung saan bubulusok ang buong ekonomiya. 2019 po yan. Kung mapapaga, hindi po ako kukontra doon. Ang ibig pong sabihin ng mga ito, dadami ang mga maaaring magtrabaho at lalaki ang kita ng bawat pamilyang Pilipino. Maakit ang mga negosyante, aangat ang antas ng pamumuhay ng karaniwang mamamayan at magpapatuloy ang siklo ng malawakang kaunlaran. May isang pag-aaral na nga pong nagsasabi na pagdating ng 2030, sana abutin ko pa yan, 4 sa bawat 5 Pilipino na ang mapupunta sa tinatuguriang middle class. Iyan po ang maaabot natin kung magpapatuloy tayo sa kursong ating tinatahak ngayon. Kaya nga po, patuloy ang pagpapalakas natin sa TESDA. Itinatanim natin ang kaalaman at kakayahan ngayon upang masagad ang mga pagkakataong aanihin natin sa kinabukasan. Ang panawagan ko nga po sa ating mga kababayan, lubusin natin ang mga nagbukas at paparating pang oportunidad. Sa patuloy na pag-angat ng ekonomiya, ang maiiwan na lamang po ay ang ayaw sumama. Hindi ho natin maalis yun. Meron ho talagang, meron hong bahala ng Diyos sa kanila. Malinaw po, isinusulong natin ang paglagong tumutumbas sa pag-angat ng kabuhayan ng mga Pilipino. Mapakarpintero man, elektrisyan, mananahay o mekaniko, masusi nating sinasanay upang bigyan kayo ng kumpiyansang makikipagsabayan sa anumang larangan sa loob man o labas ng ating bayan. Sa nalalabing 2 taon at 8 buwan pa ho pala ng ating pamamahala, patuloy nating isasabuhay at tutuparin ang mandatong kaloob ng ating mga boss. Todo kayod nating iahon sa kahirapan ang ating mga kababayan, aakayan silang tumindig at bibigyan lakas na magpundar na magandang hinaharap. Abot kamay na natin ang ating kolektibong mithiin. Huwag po tayong bibitiw sa ating pagkakapit-bisig. Bago po magtapos, ulit-ulitin ko lang po. Sabi nga ho, may awa ang Diyos pero nasa tao ang gawa. Yun po ang pinipilit natin ngayon. Gawin natin yung tama para naman tayo may aanihin mas tama sa mga darating na panahon. Sa inyo pong pagtutulungan, talaga natatamasan na natin ang mga biyaya ng ating reformang kayo rin ang gumawa ng pagkakataon para mangyari. At ang tanong ko na lang ho dito, ngayon bang paangat tayo ng paangat? Ngayon pa ba tayo maliligaw? Siguro naman, no, tama dapat ang direksyon. Iisa lang tungo sa paglalong pagbibigay ng oportunidad sa ating mga kababayan. Magandang araw po. Maraming salamat sa lahat.